Triumph Bumper 1200. What's up mga brother? Kamusta, kamusta? Yes, naka-bumper tayo ngayon. Woo! Iba talaga dating ng Triumph mga brother. Yung brakes niya spongy pero malakas. Parang ano siya, premium yung feel ng brake niya. Single disc lang din kasi siya. Tapos 1200 yung makina. So iba pa rin pakiramdam ng double disc, no. Yung engine niya sobrang smooth, yung clutch sobrang smooth. Yung gears niya may vibration kasi parallel twin, pero yung acceleration niya grabe. $1,200 na $1,200. Yun nga lang, medyo ma-vibrate siya. Pero ang sarap ng hatak, grabe. Sobrang chill lang nung hatak. Hindi siya ganun ka-aggressive. Ganda ng side mirror, bar end, tapos pabilog, kitang-kita mo lahat. Tapos ang sarap niyang i-maneuver ng ganito mga brother, oh. Ganyan. Sobra. Hindi siya top heavy. May mga napanood akong review eh. Nandito daw yung bigat sa tank. Pero ito hindi. Ramdam mo yung bigat niya nasa ilalim. Tapos as you can see the panel, no, classic siya. Hindi siya digital. Yung baba lang, ito lang yung mga menu. Trip 1, trip 2, odo, gas mileage. Pero yung ano, tsaka modes, meron siyang dalawang modes, rain tsaka road mode. Pero ito, kung mapapansin nyo, speedometer niya classic. Tapos wala siyang tachometer, wala siyang RPM. So it gives me that feeling na kailangan mong pakiramdaman yung bike para ma-ride mo siya ng tama. Grabe, ang bilis ng hatak, no? 80 to 100, parang isang piga lang. Yung vibration niya nasa foot pegs, mga brother. So, pag nag-rev match, syempre, tataas yung RPM, magva-vibrate. Rev bomb. Sarap. For some reason, mga brother, itong bobber na to, ang sarap niyang ihataw, i-twist yung throttle, tapos ang sarap din niyang i-maneuver ng ganito. Hindi ko alam bakit, pero ang sarap. Ayun, no? Hindi siya nakakatakot i-maneuver. And mind you, this is a 975,000 worth of big bike. And actually, this is for sale, mga brother. Itong red color na tank na to is rare dito sa Pilipinas, no? I think parang dalawa, tatlo lang. Sabi nung may-ari nito, bihira yung ganitong tank. And it is for sale at 875,000 negotiable. So give me a message para malapit ko kayo dun sa owner, no? 6,000 ng mileage nito, 6,000 kilometers. So yeah, it's for sale. It's up for sale. Woo! Sobrang swabe pa mga brother. As in, alagang-alaga.
Actually, yung gulong niya parang hindi nagamit eh. Grabe. Yung foot pegs niya, hindi siya medyo cruiser. Yung cruiser kasi talagang nakaharap na ganyan. Yung foot pegs niya medyo nasa gitna. Hindi siya ganun masyadong cruiser. Pero yung upuan niya, mababa, 690 millimeters. Wala siyang, hindi ka pwede mag-angkas dito, no? And then, yung kanyang handlebar, saktong-sakto yung ano, yung lapad dun sa ano, sa reach mo, no? Kasi yung upuan niya, mga brother, malayo, nasa palikod. So yung reach mo, ewan ko lang kung medyo maikli yung arms mo, no? Yung reach mo sa kanya is sasakit yung likod mo. Pero sa akin, sa height ko na 5'11 plus hindi ko alam yung measurement nitong arms natin eh. Pero sobrang sarap niya sa ano ko, sa katawan ko. Parang naka-fit siya sa akin. Ganun. Sobrang sarap niyang gamitin, mga brother. Tapos yung tunog niya, grabe. Alam mo yung machong elegante, yung ganun. Machong elegante yung tunog niya. Stock pipe to ah. Paano pa kaya kung palitan mo ng ano to? Vans and Hines or Orion, di ba? Or kahit anong mga pang-classic na mga bobber na tambucho. For sure, maganda tunog nito. This particular unit, ito yung for sale na to, is from ano talaga? Galing pa ng UK. Galing pa to ng ibang bansa, mga brother. Wala halos stock nito dito sa Triumph Philippines. Lalo na tong gas tank na ganitong kulay. Halos wala. Sarap, grabe. Grabe, sobrang smooth. Tapos yung preno niya, sa akin, nasanay ako sa 790 Duke. Yung preno niya, ano, sa 790 Duke kasi kaya ko ng ano eh, one finger. Ito, medyo spongy siya. Tapos kailangan two fingers para maramdaman mo yung kagat niya. Sa likod naman, malakas din. Normal naman sa likod yung hindi ka bibiglain eh. Kasi harap talaga lagi ginagamit dapat. Diyos ko po. Sarap. Sarap niyang i-ano. Ang sarap niyang ihataw. Ba't ganun? Alam mo yung hataw na may kasabay na ano, liko, yung ganun. Yung parang pa nag-overtake ka, ganun. Ang sarap nung pakiramdam niyang ganun. Tapos knowing na bobber yung gamit mo, parang feeling mo ang angas-angas ng itsura mo, ganyan. Grabe, sobrang elegante nung ano niya, takbo niya, ba't ganun? Ay, Diyos ko. Dami kong gustong motor, mga brother. Sobra, lahat na lang ng tinetest ride ko gusto ko. Ba't ganun? Sobrang stable, oh, tinan nyo oh. Lapit na akong umiyak. Yung suspension niya, mga brother, para kang naka-SUV. Sobrang lambot. Hindi ko alam kung anong ginawa nila dito. Sobrang lambot ng suspension niya. As in. Woo! Preno, ang lakas oh. 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 I can ride this bike all day, mga brother. Sinasabi ko sa inyo. Sobrang sarap na ito sa long ride for sure. Tapos siguro kung may cruise control sana to, no? Ay, grabe siguro. Grabe, konting ganun mo lang, lumiliko na siya. Kanina nung tinitignan ko yung bike, mga brother, akala ko, mahirap siyang i-maneuver kasi ang laki ng mags niya sa harap, 19. Tapos sa likod, 16. Tapos yung gulong, sa likod, 150-90, 150-80. Sa harap, 100x90. So parang sabi ko, teka, parang alanganin yung mga size ng gulong ah, tsaka ng rayos. Ba't ganun? Pero ngayon, mga brother, Diyos ko, ito sasabihin ko ah, mas confident pa ako iliko to
kesa sa 790 Duke, promise. Promise. Ang weird ng pakiramdam. Sobrang ganda. Sige pa, daan na po kayo. Thank you po. Grabe yung pakiramdam niya, sobrang elegante. Yun lang masasabi ko dito. Bakit ganun? Tapos yung tunog niya, macho. Pero yung galaw niya, sobrang elegante, oh. Oh. Grabe, oh. Ang baba ng seat height niya, oh. Tinan mo yung paa ko. Flat, nakabend pa yung tuhod ko. Oh. Sobrang baba ng seat height niya. 690 millimeters. Grabe. Doon ang tunog, oh. Stock yan. Stock pipe yan. There's something with parallel twin na, di ba, sabi ko, parang gusto ko ng inline 4, ZX6R, CB650R. Pero, there's something with parallel twin na ano eh, nakaka-addict yung tunog din niya. Yung growl, alam niyo yun. Tsaka yung vibration, I love the vibration sa mga motor. Gusto ko rin siya eh. Siguro ganun lang talaga kalalim ang love ko sa mga motor. Kahit anong motor, na-appreciate ko talaga, mga brother. Kaya gustong-gusto ko tong ginagawa kong motovlog eh. Nag-review ng iba't ibang motor. Kasi alam nyo, talagang there's no other way para mas lalo kong mapamahal sa motor kung hindi kapag nakaka-try ka ng iba't ibang klase ng motor. Katulad nito, bobber, first time ko ng ganito. Tapos 1200 yung makina, parallel twin. Grabe, iba eh. Sobrang elegante niya talaga i-maneho. Pogi, di ba? Kahit sa video. Oh. Oh. Grabe. Wala nga lang tayong taga-video ngayon sa sarili natin. Sayang. Pero, yeah, kanina sa specs naman, nag-B-roll tayo. Okay na muna siguro yun. Sarap ng suspension. Grabe. Sobrang suwabe. Ito yung one, sir. Yung 750. 1200. Ah? 1200. Oh? Triumph. Bobber. Ang laki ng makina. Ganda nga ito. Ang nakikita ko sa pushbob. Siguro. Siguro. Marami na rin kasing ano eh. Ganda? Marami na rin kasing bobber na naglabasan. Ah. Pero isa to sa mga the best na bobber. Kasi Triumph to eh. Triumph? Oo. Oh. Tara! Salamat! Suspension check. Nice! 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 Suave ah! Chill ride lang eh oh. Talagang... Alam mo yun, hindi ka niya sasabihin na humataw ka ganyan. Ano yung sasabihin niya? Ano eh? Chill ka lang, brother. Ganon. Chill ka lang. Eh, enjoy mo. Namnamin mo. Ganon. Which is nice, no? Kasi, syempre, iwas na rin sa ano, siguro. Pwede bang kumanan? Iwas na rin sa ano, sa aksidente, di ba? Pogi ka pa. Shoutout, Maximoto. Nandito ako, pumunta ako. Nga pala, holiday nga pala ngayon. Happy National Heroes Day. So, yan, dito na tayo magbabay, no? So, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe. Ekomoto. And also, please like and follow us on Facebook. Yes. So I hope you enjoy the review of the Triumph Bonneville Bobber 1200 2019 model. Yes, with a silver red tank. Yeah, so yeah. Thank you so much for watching. As I always say, ride safe, stay safe, stay healthy, mga brother. See you on the street. Bye-bye.